sa PNP Defense Corps press corps at sa Malacañang press corps, because this is a joint Malacañang and PNP press corps press briefing. As of 11:30 last night, I received information that the ICC prosecutor Bersuda has concluded her preliminary examination against President Rodrigo Roa Duterte for the alleged crime of crimes against humanity. She will now seek judicial authorization from the pretrial chamber of the ICC to formally conduct investigation against President Rodrigo Roa Duterte. I believe that the decision to move forward into a formal investigation stage is legally erroneous, politically motivated. It is legally erroneous because, in the first place, the ICC has no jurisdiction over the subject matter of crimes against humanity as alleged in her information against President Rodrigo Roa Duterte. Secondly, the case, even for purposes of formal investigation, is barred by the principle of complementarity. And thirdly, the investigation is not pursuant or in aid of substantial justice. My first submission is that the ICC prosecutor has no jurisdiction. She alleged in the first instance that the Philippine war on drugs is an instance of a crime against humanity. What is a crime against humanity? A crime against humanity is defined under the statute of the ICC law as a widespread or systematic attack against civilians, knowing that the subject of attack are civilians. I will ask the Philippine National Police, when you discharge your obligations under the so-called drug war, did you target civilians? Did you kill civilians willingly because they were civilians? Obviously, the answer is no. Were there deaths as an incident to a lawful operation in connection with the war against drugs? You did not target civilians as such. It was coincidental or collateral damage, either because the policeman had the right to defend himself using reasonable force, or they were in fact the subject of an attack and therefore justified by the principle of necessity and proportionality. Pasensya na po kayo. I know these are very technical language, but I speak now as a lawyer and as a member, the only Filipino member, in the list of counsel of the International Criminal Court. So kapag ang laban po sa droga ay dahil ito po ay katungkulan na pulis para ipatupad ang ating anti-drug laws, wala pong intensyon na manarget at pumatay ng sibilyan dahil sila ay sibilyan. Kung meron man mong kapatayan na nangyari, dahil ito po ay gumamit po ng tamang pagdahas ang ating at tamang puwersa ang ating kapulisan. Bukod pa po ito, alam po natin, at mamaya po itatakil ko yan, sa prinsipyo ng complementarity. Pangalawa, meron lang pong limited jurisdiction temporal, rationate temporal ang ICC. Dahil ang sinabi po nila ng ating war against drug is a crime against humanity, yung rationate temporae is limited to June 30, 2016 until 17 March of 2019 when we withdrew from the ICC. Everything that happened before the president took office and implemented the war against drug and everything that happened after 17 March of 2019 is clearly beyond the rationale temporary jurisdiction of the ICC. Pero mas importanteng objection po sa gagawing investigasyon ng ICC prosecutor ay dun sa prinsipyo ng complementarity, at tayo naman po bilang isang naging partido sa ICC, hindi po tayo sana sumapi sa ICC kung hindi dahil sa prinsipyong ito. Ang sinasabi po na yung prinsipyo ng complementarity, the ICC will not exercise jurisdiction unless the member state is unable or unwilling
to prosecute. Kapag sinabi pong unable, ibig sabihin walang estado, walang hukuman, walang pulis na gumagana. It is a failed state. Ang unwilling po is when you have legislation according impunity to an individual. Wala po tayong ganyan sa Pilipinas dahil in the first place, lahat po ng presidente matapos ang kanilang termino, hindi po lahat. Dalawang presidente matapos ang kanilang termino, nakulong. Ito po si Presidente Estrada at Presidente Gloria Macapagal Arroyo. At ang pinaka-importanting punto na dapat maintindihan ng lahat ay dahil gumagana po ang mga institusyon natin dito sa Pilipinas. Meron po tayong independyente, impartial at kompetenteng mga hukuman. Meron po tayong mga piskalya na naglilitis po ng mga patayan dahil nga po dito sa drug war. Kung naalala nyo ang kaso ni Kian, na-convict po ng murder yung mga pulis na pumatay kay Kian. At ngayon nga po, dineklara po ng ating Secretary of Justice at ng ating PNP Chief, at bibigay ko po mamaya ang floor kay PNP Chief, na lahat po ng kaso kung saan merong namatay in the course of a police operation ay iimbestigahan. Hindi po natin kinakailangan ang mga dayuhan na mag-imbestiga ng patayan dahil sa drug war, dahil gumagana po ang sistemang legal sa Pilipinas, merong mga piskal at merong mga hukumang naglilitis at nagparusa na. At mula nga pong naging PNP Chief si Chief Eleazar, hindi lang po 62 cases ang binigay niya sa DOJ, sinabi po niya, all 6,000 cases ibibigay niya sa DOJ for conduct of investigation. Bakit maghihimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya na mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito? Because of complementarity, I am confident that the pre-trial chamber will reject the request for investigation. Pangatlo, it is not in pursuit of substantial justice. Bakit? Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Ang karapatan at ang kakayahan ng hukuman para mag-imbestiga upang magsampa ng kaso ay nakasalalay sa kooperasyon ng Estado. Sinabi na po ng ating Presidente, hinding-hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro ng ICC. Kung sila ay magsasampa ng kaso, ang basihan ng ebidensya lamang nila ay ebidensya na ibinigay ng kaliwa na siyang pumapatay din ng ordinaryong mamamayan, gaya na nangyari doon sa football player dyan po sa kailan lang po ang pangyayari. Yang mga patayan ng NPA, yan ang dapat tinitignan ng ICC, hindi ang patayan dahil po sa isang valid and legitimate exercise of police powers, the war against drug. Sasayangin lang nilang panahon, sasayangin lang nilang resources ng hukuman, dahil without cooperation from the Philippine state, hinding-hindi naman makakabuo ng kaso, kung hindi base sa ebidensya na hearsay at galing mismo sa mga komunista at politikong kalaban ng presidente. Which brings me to the last point. Sino ba naghain niyang kasong yan? Hindi ba ngayon gustong tumakbo ng presidente o vice-presidente? Hindi ba politika ang dahilan kung bakit isinampa ang kasong yan? At politika rin ang dahilan kung bakit si Prosecutor Bersuda ay nagsampa. Dahil ang pula sa kanya, ang kinakasuhan lang niya, mga kapwa Aprikano niya, kinakailangan niya magkaso ng hindi Aprikano para patunayan na hindi totoo na kaya lang niya magsampa ng kaso sa kapwa Aprikano niya. And good luck to her political career in her home state, pero not at the expense of Presidente Rodrigo Roa Duterte. This is now a political issue. Hinding-hindi magko-cooperate ang presidente hanggang tapos na kanyang termino sa June 30 of 2022. Hindi po natin alam kung ano nung magiging pulisiya after 2022. Yan po ay bibigyan ng kasagutan kung sino man
ang susunod na presidente ng Pilipinas. Nais ko pong ibigay ang rostrum ngayon doon sa inaakusuhan ni Prosecutor Bersuda na pumapatay ng sibilyan dahil sila ay sibilyan, ang namumuno ng institusyon ng kapulisan para sagutin. Totoo ba ang sinabi ng Bersuda na yan, ng kapulisang Pilipino pumapatay ng mga sibilyan dahil sila ay sibilyan? Hayaan naman natin si General Eleazar ang sumagot niyan. Maraming salamat po. Thank you very much, Secretary Roque, sir. Now, let me call on Yusek Raki Ignacio, sir, for the questions from the Malacanang Press Corps. Yes, sir. Thank you very much, Secretary Harry Roque. So, yung gusto kong pagdating kanina na binagay Secretary Roque na the PNP, kami po ay willing na yung mga dokumento sa amin na ang depository is Internal Affairs Service is pwede pong available yan na repasuhin ng ating DOJ. In fact, with the guidance of SILG, nung nakausap ko po ang ating minamahal na Secretary of Justice, Secretary Bernardo Guevara, yun nga pong mga cases namin na merong initial, may mga findings of lapses ang ating Internal Affairs Service, sinabi po namin na available for them. In fact, 53 of them were already turned over to them. Dahil yung mga remaining, hindi maibigay kasi subject sila pa rin ng appeal or hindi pa tala totally resolved. So in the other cases that we have, on the same manner, wala pong maging problema since we believe that, definitely the DOJ has the imprimatur of the President to conduct its review. Kaya kami naman, wala man kami tinatago sa aming mga dokumento na yan, kaya ipapakita po namin sa DOJ. But outside of DOJ, nasa chain of command tayo and we will seek guidance through the SILG. But with regard to the DOJ, available po yan. At kasama yan sa aming pag-uusap. Kaya gusto po i-clarify, all these documents that we have, pati na rin yung sinasabi natin na imbisigan ng IAS natin, all the cases of anti-illegal drugs operations that resulted in the death of the suspects or even the policeman, pwede po yan na ma-review ng ating ng DOJ. At yung tungkol naman na sinaakusa ng ating pulis, wala pong katotohanan yan. Laging malino naman ang sinasabi ng ating Pangulo. And on the series of conference that I attended, lagi sinasabi niya na gawin yung tama. Pero sinasabi rin niya na dapat protection naman ating sarili. Huwag naman tayong papayag na pagdating doon, nandun sitwasyon na sa panganib ang buhay mo, ikaw pang unang mamatay. In fact, during my assumption, when I take my oath, I took my oath as the chief PNP, isang klaro lang ang marching order niya sa akin, do what is right and legal. At kahit sa pas, iba't ibang mga meetings na attendan ko, doon man lagi nag-evolve ang sinasabi niya. Ang kanyang pulis, ang kanyang kasaduluhan ay kanyang mahal na binibigyan proteksyon, pero paggawa ng kalukuhan ay hindi ko konsentihin. That is why in my case at the GPNP, ganun din. Pinakita rin natin itong mga ibang mga pulis natin nagmamalabis, imbestigahan and through due process, kasuhan natin yan. At itong mga dating mga nangyaring kaso na, just like what I've said, the documents are available, we'll just seek guidance from the SLG, but wala pong dapat na itago dito as long as if the DOJ wants these documents available for their review. Maraming salamat, sir. Akin na pong tatawagin si Yusek Raki para sa katanungan ng Malacanang Press Corps. Yusek Raki, please. Okay. Maraming salamat po. Good morning, Secretary Roque and General Eleazar. Yung first question po ni Laila Salaveria, similar question ni Maki Pulido ng GMA7, Pia Rañada ng Rappler, Maricel Halili ng TV5, and Joe Montemayor ng Malaya. Ayot na rin po ni Secretary Roque. Ang follow-up question po ni Laila Salaveria, Secretary, why won't the government just cooperate in the probe to prove the ICC wrong? If it is believed it has done nothing wrong? Because in the first place, when we became a member, nung tayo po ay sumapi sa ICC, ang sabi natin na ang korte ay gagalaw lang kapag wala pong mga domestic na mga institusyon na po pwedeng mag-imbestiga. Hindi po tayo pumayag ng ICC ang magsasubstitute sa ating lokal na piskal
sa ating lokal na hukuman. Wala pong hadlang para imbestigahan ang mga kasong ito sa Pilipinas at in fact, marami nga pong kasong nakabinbin ngayon sa hukuman. Hindi lang po for murder, meron pa tayong mga writ of amparo, writ of habeas corpus, at lahat po yan ay inaaktuhan ng ating hukuman. Pasensya na po kayo. Naging emotional po ako kanina. Wala po akong binabasa, galing po sa puso yon. Insulto po kasi sa lahat ng Pilipino para sa isang dayuhan gaya ni Persurda at para sa kapwa Pilipino na magsabi na yung mga legal institution natin sa Pilipinas ay hindi gumagana at hindi nagbibigay katarungan. Insulto po yan. Makukompare tayo sa mga country gaya ng Darfur, yung mga lugar na wala talagang gumagana ng gobyerno. Hindi po tama yon. Tignan nyo po kung sino mga may kaso sa ICC, yan po ay galing sa mga jurisdiction na hindi talaga gumagama ng hukuman. How dare you say that the Philippine legal system is not working? Emotional issue po ito for all lawyers and for all Filipinos. Hindi po, hindi tayo ganyan sa Republika ng Pilipinas. Question from Pia Reñada ng Rappler. The ICC prosecutor pointed to multiple eyewitness, NGO and media accounts of police involved in extrajudicial killing related to war policy. ICC prosecutor lacks evidence to determine these killings constitute crimes versus humanity. Kaya nga po sinasabi ko, it will not also be in pursuit of substantial justice. Dahil paratang po yan na mga grupo na talagang kontra po sa ating presidente. Hindi lang po yung leftist, marami po dyan, legal fronts. Hindi po ako nagre-red baiting. Totoo naman po yun. At halos lahat po dyan na nagre-reklamo, eh kalaban ng gobyerno, kasama na po yung nagsampa ng kaso na ngayon, malalaman din ng ICC ay tumatakbo para mas mataas na posisyon ng presidente o vice-presidente. Politika po ito. Eh bakit naman kasi hinayaang mag-proceed ng jurisdiction, ng investigation? Pero ulitin ko po, wala pa pong kaso ang presidente ha. Ito po, bagamat merong pre-trial chamber na mag-authorize ng investigation, hindi pa po kaso yan. Yan po ay akin to a preliminary investigation na dapat aprubahan ng pre-trial chamber. Matapos po ang preliminary investigation, doon lamang magsasampa ng kaso. At doon sila magkakaroon ng problema. Kasi sa preliminary investigation, hindi tayo magko-cooperate. Hindi tayo magko-cooperate dahil hindi na tayo miyembro. At kahit anong pilit na gawin nila, hindi tayo magko-cooperate. Paano sila makakasampa ng kaso? Makakasampa ba sila ng kaso on the basis of what Joma Sison said alone? On the basis of what Sonny Trillano said alone? Paano ngayon yan? Next question, please. Okay, Secretary, from Pia Reñada pa rin, if Duterte administration is indeed sincere about bringing drug war abuses to justice, why are the only conviction of drug-related EG case the cops in Kian de Los Santos murder? Excuse me. Kailan ba nagsampa ng kaso si Trillanes? 2018. Anong taon ngayon? 2021. Anong stage natin? Formally mag-i-investigate ka pa lang. Kung mabagal ang proseso sa Pilipinas, mas mabagal po ang proseso sa ICC. Dahil wala pang ang preliminary investigation, 3 taon na ang lumipas. Eh bakit nagdi-demand tayo ng napakabilis sa proseso dito sa Pilipinas? Di ba po? Hindi nyo na ba naisip yun? Ang kaso pag naisampa sa piskalya, 90 days kinakailangan maresolba, otherwise walang sweldo ang piskal. Itong Bensurda took 3 years. Bago man lang siya mag-desisyon, ay tapos na yung aking preliminary investigation, magsisimula na ako ng investigation. Tapos sasabihin natin, wala daw effort sa Pilipinas. Matagal pong proseso, pero yun po ang halaga.